guys! Welcome back to my channel, Lady Kayumangi. Ito yung Barringtonia asiatica. Tawag nila dito ay butong. Butong fruit. Or ano pa, bituon. Ito yung matured na prutas niya. Ito yung baby pa siya. Pero wala tayong nakitang malaki ngayon. Kaya ito lang yung nakita ko. I-explain ko ulit sa inyo kung yung mga iba kasi nagtatanong kung ito ba ay pwedeng kainin. Ang masasabi ko po ay hindi po siya, hindi ko po ina-advise na kainin po. Kasi tawag pa lang nito ay sea poison, fish poison fruit. Kasi ito, yung laman nito na seed sa loob, kinagadgad nila. Ayun, hanggang maging pino siya, maging ground ano siya, sa seeds niya. Tapos ito yung binubuhos na ikinakalat sa dagat na pinapakain sa isda para mamatay sila. Pero pag nakain naman daw ng tao yung isda, hindi naman ito nakaka-apekto. Kaya yung isda lang yung namamatay. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ulit gagawin yung infused oil ko dito. Kasi sa akin napakabisa ito kasi ginagamit ko ito para sa mga kirot. Mga ipapahid ko na lang siya. Yung iba ginagawa nila manual na kinagayad nila. Ano bang tawag doon? Shredded. Kinakayod nila. Sabay ganun eh. Kinakayod nila. Tapos, yun, tinatapal nila siya. Tinatapal nila sa may affected area na masakit. O kaya yung may bukol po siya. Ayan, yung mga goiter. Yung mga, meron akong nabasa na ginamit ito. Hindi na nagpa-opera yung nanay niya kasi ito yung ginamot niya. Kaya meron din akong sis pero wala na siya. Pero nasa loob naman. Pero kung pwede nga lang na nasa labas, hindi ko na siya ipapa-opera. Pero na napag-alaman ko rin na gamot ito sa mga kirot, yung mga ano, yung mga masasakit na kalamnan. Ganito yung ginagawa nila. Panoorin niyo po itong aking gagawin ulit. Boing! Guys, bubuksan natin ulit. Ano ang laman nito? Gagawa ako ng infused oil ulit nito. Kasi naubusan na rin ako. Ito siya, yung matured whites na siya. Mahirap siyang buksan eh. Para siyang buko. Ganito itsura niya guys, oh. Yung ano niya, yung balat niya parang bunot ng niyog. Yan. Ito yung white part niya. Medyo malambot naman yung ano niya. Yung second layer niya. Para siyang gabi. Yan siya. Pinuksan ko yung maliit. Yung baby pa lang siya. Wala siyang laman. Ayan siya. Buto pa lang yung nandoon. Kaya mas maganda yung matured na bituon na fruit niya. Kasi wala pang laman yung baby fruit niya. Ito guys. Kung meron pang mas marami dito, dalawa yung ginagamit ko dito pero hindi na ako namulot ng masyado kanina kasi
pwede namang kaunti lang yung gagamitin mo. Pwede mo siyang i-slice lang siya. Oops, sorry. Into cubes. Tapos ilagay mo lang siya sa isang lalagyan. Ayan. Slice mo lang siya ng maliliit. Pwede rin siyang ano, ilagay natin siya dito. I-infuse natin yung oil dito ng 2 linggo para yung katas nito magano siya sa oil. Yung iba naman, ginagamit nila yung kinakayod nila. Hindi naman siya mabaho. Pero pag nababad na siya, nagkakaamoy siya. Parang wala lang. Slight lang yung amoy niya. Ito yung kinakayod nila. Yung may mga bukol na talaga. Tapos nilalagyan nila ng oil yung ano. Ito rin, pwedeng gamitin din ito na pampagaling sa mga sakit-sakit na mga kumikirot din. Pero hindi siya pwedeng kainin din ito. Pinapahiran lang nila ito, painit mo ng ano, pinapainit nila para lumambot yung dahon niya. Ito guys, pinapainit nila. Filipino style. Alam mo yung saging? Ganon. Para lumambot yung dahon. Madali siyang itiklop. Madali siyang i-ano. Kumikintab siya, oh. Tapos mamatay na rin yung mga mikrobyo kung merong mga nakakapit na mga mikrobyo dyan. Ayan. Pwede rin siyang ano, pahiran mo ng oil. Ayan. Olive oil, napaka mabisang gamot din sa mga sa skin, mga ano siya, antimicrobial, rich in vitamin E, good for skin din ang, tapos ito nilalagay nila dito. Ito yung ginagamit nila. Kumbaga, ito yung may bukol dito. E, gaganon lang siya. Ititiklop na nila. Ayan. Albularia. Wala namang masama kung ano, gawin mo to. Kasi napakamahal lang magpa, ano. Kasi yung iba, gumagaling yung ano nila. Yung bukol nila. Kaya walang masama kung subukan lang yung mga herbal natin. Napag-alaman ko din ito kasi meron din akong bukol. May botulin cyst ako at saka yung ano. Ito, pwede yung ganito cubes or mas mainam siguro yung ganito kasi na ano siya talaga. Pwede rin nyo siyang lagyan ng coconut oil kung wala kayong olive oil. Ayan. Pero mas gusto ko tong olive oil kasi maganda siya sa skin. At saka, ayan, rich in vitamin E. Talagang ito yung ginagamit nilang pampapahid langis ng mga sinauna pa noon. Napakabisa itong olive oil. Ito, kinukuha ko lang ito sa ano, sa kusina. Yung ginagamit namin. Kung walang coconut oil, itong olive oil, pwede na rin siya. One cup. Ayan. Ibabad lang natin ng 2 linggo ito.
Pwede rin nyo siyang i-mix ng coconut oil kung meron kayong coconut oil. Kasi after 2 weeks, medyo may amoy na siya. Kung ayaw nyo yung amoy, pwede nyo siyang lagyan ng ano yung mga pampabango. Pero may mga benefits din yung mga essential oil gaya ng peppermint oil, ganun, at saka yung lavender oil. Ayan, pwede nyo lagyan siya ng tatlong patak lang siya. Tatlo. Kasi isang patak lang nito, napaka strong na yung amoy niya. Lalo na itong olive oil tuloy. Itong peppermint oil, maganda. At saka medyo lumalamig sa skin. Pwede nyo rin lagyan ng tea tree oil para sa mga antimicrobial. Ito. Lagyan natin ng 1/4 teaspoon. Pero kung wala kayong mga oil na ganito, okay lang din. Mas maganda yung puro. Yung mga iba lang kasi gusto ayaw nila yung amoy nung ano eh. Ayan. 1 cup lang guys. Pero kung gusto nyo namang maramihan. Isang ano lang to, isang prutas lang to na ano, matured na bituon. Ayan no. Natry ko na kasi ito na pag masakit yung daddy ko pag may mga menstruation ako. Pinapakit ko lang siya, nawawala. Kaya gumawa ulit ako kasi naubusan na ako. Gusto ko lang i-share ulit. Kung yung iba nagtatanong na kung pwede ba gamitin ito sa bata. Hindi ko rin may recommend kasi pag sa mga matured na sa mga adult na pwede mong maano yung mga kwan niya, mga ingredients niya. Kasi napaka-sensitive ang skin ng baby. Kaya hindi ko rin siya may recommend. Ayun. Pang adult lang siya. Kumbaga sa akin. Ayan guys. Kung meron mang mga nakagamit nito ng bituon o mga ano, comment below lang kayo. Para magkaroon din ng idea yung mga iba kung kwan. Para makatulong din tayo. Pwede ito ipahid nyo rin sa ubo. Ganun yun sa mga lalamunan nyo. Pero wag lang sa ilong ha. Kasi masakit sa ilong to. Yung alam mo yung pwede sa ibabaw lang ng ilong. Pero yung nasinghot mo masakit sa ilong. Parang mahapdi siya kasi natry ko na siya. Ayan guys, hanggang dito na lamang ulit. Sana dagdag kaalaman din po sa lahat. Hindi naman po ako yung expert na manggagamot. Ito na lang din po ay sinesearch ko at ina-apply ko rin naman at napapakiramdaman ko yung sarili ko na nawawala yung kirot. Kaya proven na rin sa akin ito na ayun, wala namang masama kung gawin. Kasi libre lang ito. Libre ng bigay ng kalikasan. Salamat sa panonood po muli hanggang sa muli mga kaibigan. At sana mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe at mga baguhan. At salamat po sa mga kusang nagla-like at nanonood ng mga naisi-share kong mga videos. Salamat!